Mayroong isang lugar sa Samar na kung tawagin ay Biringan. Hindi ito Lost City na gaya ng Atlantis na bigla na lang nabura sa mapa. Ito ay tinugurang Invisible City ng Pilipinas. Dahil alam ng lahat kung nasaan ito, pero hindi ito madaling makita. Hindi ito pinag-uusapan ng mga tao, kung hindi bulong-bulungan lang. Bakit takot ang mga taong pag-usapan ito? Bakit walang gustong pumunta rito? At bakit ito tinawag na Invisible City? Misteryo ng Biringan City ng Pilipinas, yan ang ating aalamin. Disclaimer muna tayo mga kapantas, ang kwento ng Biringan ay isa sa mga urban legend ng Pilipinas. Ibig sabihin, maraming tao ang kayang magpatotoo nito, pero hindi katanggap-tanggap ang kanilang paliwanag kapag pinag-usapan natin ang siyensya. Well, hindi naman lahat ay kayang ipaliwanag ng siyensya, kaya tuloy tayo sa video. Ang Biringan City ay matatagpuan di umano sa probinsya ng Samar, kung saan matatagpuan ang mga dinarayong resort, mga nagagandahang kuweba at mga nakaka-relax na ilog at mga talon. Talagang dinarayo ang probinsyang ito kapag pinag-usapan natin ang turismo. Pero sa likod nito ay may isang lugar na di umano ay iniiwasan ng marami. Ito ay ang Biringan City. Sinabi sa kwento na ang mga special lamang ang naiimbitahang pumunta rito. Kung ikaw ay normal na mamamayan lamang, ay napakalabong makita mo ito gamit ang sarili mong mga mata. Pero paano nga ba malaman kung sino ang mga kwalipikado sa sinasabi nilang espesyal? Wala ni isa ang nakakaalam dahil depende raw ito sa panlasa ng mga orihinal na taga rito. Sana all special. Mayaman daw ang mga residente rito, pero sila ay mga engkanto? Biringan is a fantasy place. There will be many claims. Alam mo, ang nagtataka lang ako, everybody's scared to go there. Kung totoo nga man na dami pagkain, overflowing, sasakyan, aircon, lahat, magaganda. Ba't walang gusto pumunta doon? Ba't natatakot sila? At kung titignan natin ang mapa, ay pinaniniwala ang nasa kalagitnaan ito ng Kalbayog at Katarman sa Northern Samar. Pero walang makapagturo kung nasaan ba ito eksaktong naroroon. Ang iba naman ay alam kung nasaan ito, pero natatakot silang ituro ang eksaktong lokasyon dahil maaari daw di umano na may mangyari sa kanilang hindi kanais-nais. Ingat na lang kayo doon pag punta niyo doon. Pag may nakita kayo doon, huwag na lang kayong maingay. At ang kinakikilabutan ng marami ay may mga dumaragsaraw na mga sulat at mga delivery na ang nakasulat na address, Biringan. Ang mga sulat na ito ay naiipon lang daw di umano sa post office dahil maging ang mga nagde-deliver daw nito ay naliligaw sa paghahanap ng mga address na ito. Sinabing kada 8 buwan hanggang 1 taon ay may nagpapadala sa lugar na ito. Hindi ito gaya ng Lazada o Shopee na cash on delivery. Ang mga furnitures, appliances, fully paid na. Isang kumpanya pa nga na tinatawag na Kia Motors ang laman ng dyaryo at tabloid noon dahil may isang tao raw di umano ang bumili ng isang sasakyan na residente daw ng Biringan City. Pero nang i-deliver na nila ito ay hindi na nila makita ang taong umorder nito. Laking gulat ng kumpanya nang malaman nilang hindi pala lehitimo ang nasabing address. Ang ilan sa mga package ay galing daw sa ibang bansa, ang iba naman ay galing sa Manila at Cebu. Pero bigo silang ipadala ang mga ito. Ayon naman sa ilan na ang mga nangangahas pumunta rito ay hindi na nakakabalik pa. Sinabi rin na kung sakaling maligaw ka rito ay may mga taong mag-aalok sa iyo ng iba't ibang klase ng pagkain. May pagkain kulay itim at may mga pagkain kulay puti. Babala ng isang albularyo na taga rito ay huwag na huwag ka raw kumain ng itim dahil hindi ka na makakabalik pa. Huwag lang kayo kumain ng itim. Ah, may mag-offer po sa amin ng itim na pagkain doon? Oo. Ngayon, klase-klase man yun. Mayroong puti at saka may itim. Ano sabi, hindi nakabalik. Nakakain ng itim. Ang pinakaligtas na daan daw para makapunta at makalabas dito ay sa pamamagitan ng portal o mga misteryong lagusan. Ang iba ay nasa malalaking puno.
ang iba ay nasa lawa at ang iba naman ay nasa ilalim ng kuweba. Patunay dito si Nanay Potensyana. Siya ay nakarating na daw di umano sa sinasabing Biringan City. 13 anyo siya noon nung makarating daw siya dito. Kumukuha raw siya ng sinampay isang gabi at bigla na lang daw may dalawang lalaking sumulpot. At persahan siyang dinala sa lugar. Pagdating daw doon ay hinainan siya ng puti at itim na kanin, subalit tinanggihan niya ito. Wala naman daw masamang intensyon ang mga dumukot sa kanya. Sadya lang daw natipuhan siya ng isa sa mga taga-Biringan. Isinama raw siya ng mga ito upang alukin na doon na manirahan. Mabuti na lang daw ay natanggihan niya ang mga ito. Pero hindi lang siya ang nakaranas ng ganitong kababalaghan, gaya na lang ni Nanay Pablita. At kapag nag-ikot-ikot ka pa sa probinsyang Samar, ay hindi lang dalawa ang ganitong kwento, kung hindi napakarami. May mga light na, tapos yung mga building malalaki. May nakita po yung tao. Marami, kaya lang amingaw. Napag-alaman ko rin na ang ibig sabihin ng Biringan sa Tagalog ay hanapan ng mga nawawala. Kaya madalas mabanggit sa lugar na ito na kung may nawawalang tao, ay isa lang ang komento nila. Malamang nasa Biringan. Sinabi nila na ang Biringan City ay isang napakagandang syudad na mayroong mga nagtataasang building, mga maayos na kalsada, mga mansyon at talagang maayos na lugar. Hindi pa dyan nagtatapos mga kapantas, isang kwento pa ang ikakagulat nyo. Mayroon daw isang barko di umano ay may laman ng iba't ibang kargumento, mga gamit sa bahay at mga materyales. Sinabi sa kwento na nakapag-deliver daw sila sa Biringan City mga bandang alas 7 ng gabi. Ang mga gusali daw ay naglalakihan, mukhang mayayaman ang mga tao at talagang welcome na welcome daw sila sa lugar na ito dahil halos lahat ng masalubong nila ay talagang nakangiti. Medyo creepy ang part na to, maski ako ayokong makapunta sa isang lugar na kung saan lahat ng tao ay ngingiti sa iyo. Sinabi ng mga nag-deliver ng gamit ay halos abutin sila ng madaling araw sa pagbababa at pag-aayos ng mga ito, kaya minabuti nilang dito na lang magpalipas ng gabi. Pero laking gulat nila nang pagising nila kinabukasan ay wala na ang magandang syudad. Napalitan ito ng isang kagubatan. Kasama nitong naglaho ang mga gamit na kanilang dineliver. Dali-dali naman silang umalis at bumalik sa kanilang opisina. Nang kanila itong pag-usapan ay naglabasa na ang mga kwento na noong una ay hindi pa nila alam. Sinabi sa kwento na ang mga namumuno sa lugar na ito ay mga engkanto. Dito sa Pilipinas, kapag pinag-usapan ng mga urban legend ay napakaraming klase ng engkanto. Isa na rito ang tinatawag na shapeshifters o yung mga engkanto na kayang maganyong tao na akala mo talaga ay normal na tao lang at kasama natin kumain at maglakad. Maaaring nakakasalubong o nakakasama natin sa araw-araw. Sinabi ng mga taong nakatira malapit dito ay mayroon silang palatandaan para masabi na ang taong kausap mo ay nanggaling sa Biringan. Sila raw ay walang philtrum o yung parang kanal na nasa itaas ng ating labi. Kung hindi man sila taga Biringan ay maaaring taga ibang lugar na hindi natin alam kung saan. Sa ngayon ay wala pa tayong patunay o kongkretong ebidensya kung totoo nga ba ang Biringan. Pero iisa lang ang sigurado natin na ang mga taong nakapunta o nanggaling narito ay iisa lang ang kanilang kwento at nagkakatugma-tugma ang mga ito. Ganon din ang mga residenteng nakatira malapit dito. Kapag pinagsama-sama natin ang kanilang kwento, ay hindi nagkakalayo ang mga ito sa isa't isa. At bago tayo matapos mga kapantas, ay hayaan niyong ipakita ko sa inyo ang isang video mula sa YouTube na interview daw di umano ng isang tao o engkanto na nakatira daw sa Biringan City. Nailhad sa kanyang interview na hindi sila kumukuha ng tao para patayin, saktan o ano paman. Kinukuha nila ang mga ito para alokin ng magandang buhay at pag-aralan tayo sa payapang paraan. Sila raw ay mababait at tanging kaayusan lamang ang kanilang nais sa mundong ito. Aminado sila na nagtatago sila sa ibang dimensyon pero malaya silang nakakalabas-masok sa magkabilang mundo. Nagpadala pang-araw sila ng ilan sa kanilang miyembro, hindi para matuto sa eskwela, kung hindi para obserbahan tayo. Dahil dito, ay napag-alaman nilang mas mabilis ang ating oras kumpara sa kanila. Ang ilang araw sa atin
ay oras lamang sa kanila. Kaya naman sinabing mas matagal ang kanilang buhay. Isang dahilan daw ito kung bakit ayaw nilang pumatay ng tao. Aminado rin silang nangunguha sila ng tao upang makipag-negotiate o makipagkasundo na maniraan sa kanilang lugar para makasalamuha ang mga tulad natin. Kapalit nito ay bibigyan sila ng kayamanan at magandang buhay. Pero kung ikaw ay tatanggi, ay agad ka naman nilang ibabalik sa iyong pinanggalingan. Sinabi sa interview na hindi talaga sila nagpapalit ng anyo. Kung hindi, nagsusuot lamang sila ng mahiwagang maskara na kapag nakita sila ng tao, ay nagmumukha rin silang tao. Kung gusto nyong mapanood ng buo ang video o ang interview ito, ay ilalagay ko ang link description sa ibaba. Bago nyo panoorin, ay bibigyan ko muna kayo ng isang babala. Hindi lahat ng bagay na napapanood sa TV o sa YouTube ay dapat paniwalaan. Hanggat hindi nakasaad sa banal na aklat o hanggat hindi napapatunayan ng siyensya, ay hindi tayo dapat basta naniniwala. Pwera na lang kung makita talaga mismo ng iyong mga mata at mapuntahan mo gamit ang sarili mong mga paa. Kung nabitin kayo sa videong ito, ay magkikita tayo ulit sa next video. Yun lamang po para sa videong ito. Uli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.